Dito sa Islam, itinuturo ang pagmamahal ng lubusan sa ating mga magulang. Batid natin ngayon, maraming mga bastos, mga pasaway, hindi sumusunod sa mga magulang. At mas pinapakitunguan pa nila ng mainam ang kanilang mga asawa kaysa sa kanilang mga magulang. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Napakadami ng mga tao sa panahon ngayon na sila ay hindi rumirespeto, sila ay hindi nagpapakita ng pagmamahal, paggalang sa kanilang mga magulang. Dito sa pananampalatayang Islam, pangalawang utos ang pagmamahal, paggalang at pagrespeto sa mga magulang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Pagkatapos sabihin ng Allah na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, siya lamang ang pag-ukulan mo ng pagsamba. Si Allah lamang, isinunod niya ang utos na ikaw ay sumunod, gumalang, rumispeto, magmahal sa iyong magulang. Isa sa kagandahan ng Islam ay tinuturuan ng isang Muslim na igalang, irespeto, mahalin niya ang kanyang mga magulang. فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفْ. Nagsabi ang Allah sa mga kasunod na aya na huwag ka magsalita sa kanila ng mga kalapastanganan. Dito sa Islam, itinuturo ang pagmamahal ng lubusan sa ating mga magulang. Batid natin ngayon, maraming mga bastos, mga pasaway, hindi sumusunod sa mga magulang. At mas pinapakitunguan pa nila ng mainam ang kanilang mga asawa kaysa sa kanilang mga magulang. Minsan, may dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lalaki at nagtanong. Sabi niya, Ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati? O sugo ng Allah, sabihin mo sa akin, sino ba ang mas karapat dapat o dapat mas pakitunguan ng mainam sa mundong ito? I mean, dito sa ating kinalalagyan. Sabi ng Rasulullah, Kala ummuk, ang iyong nanay. Kala thumma man, sinabi ng taong ito, sino pa po ang kasunod? Kala ummuk, ang iyong nanay. Thumma man, sino pa po, Ya Rasulullah? Ang iyong nanay. At sino pa po, Ya Rasulullah, sa ikaapat na tanong, ang iyong tatay, abuk. So kung ating bibigyan ng pansin, nabanggit ba dito ang iyong asawa, ang iyong anak? Sinong mas karapat dapat pakitunguan? Ang iyong magulang. Sobrang pagmamahal dapat sa iyong nanay at kasunod ng iyong tatay. Sila ang dapat mas pakitunguan natin ng mainam, pero hindi sinasabing hindi pa pakitunguan ng mga asawa at anak ng maganda. Subalit, kung papaano mo mahalin, kung papaano mo pakitaan ng pagrespeto at pagmamahal ang iyong mga asawa at anak, ay dapat mas higit doble, triple, time, 10 times ang pagmamahal, pagrespeto sa mga magulang. Isa sa kagandahan ng Islam na itinuturo sa mga kamusliman na mahalin, igalang ang mga magulang. Hindi katulad sa ibang pananampalataya na kapag nag-asawa ka na, ay wala ka na, okay lang, kahit huwag mo nang pakailaman ng mga magulang mo. Hindi, dito sa Islam, hindi. Hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, ang mga magulang mo ay kailangan mong irespeto, mahalin, at inshallah, kung ating aalalahanin, nung tayo ay mga maliliit pa, di ba sila ay naghihirap sa atin? Di ba sila ay nagpupursigi, nagtsatsaga, nagbabantay, nag-aalaga sa atin? Ngayong tayo ay may trabaho na, ngayong tayo ay malalaki na. Kapag sila ba ay nanghingi ng pera sa atin, tayo ba ay magbibigay sa kanila ng hiwalang labag sa ating kalooban? Kaya mga kapatid, kung hanggat sa abot ng iyong makakaya, tulungan natin ang ating mga magulang. Irespeto natin sila, mahalin natin sila. Kung sila ay nabubuhay sa mundong ito, kung sila ay patay na o bumalik na sa Allah, ipananalangin natin sila, napatawarin sila sa kanilang nagawang kasalanan at tanggapin sila sa paraiso. Yun ang tanging maitutulong natin sa kanila. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan naming hindi Muslim, ito ay pag-aaral at ito ay pagtuturo at pagpapaalala na kailangan dito sa Islam, mahalin mo, igalang mo, irespeto ang iyong mga magulang at huwag na huwag silang pagasalitaan ng mga masasakit sa abot ng iyong mga kaya. Kaya ang sabi minsan ng mga ulama, payo ng mga sahaba, mga ulama, mga ustad at payo ko rin sa aking sarili na bago sana bawian ng buhay ang ating mga magulang, ay natutuwa sila sa atin, hindi yung galit sila sa atin.
Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa kanyang hadith, radallah fi radul walidain wa sakhatillah fi sakhatil walidain. Ang ikinalulugod ng Allah ay nasa ikinalulugod ng iyong mga magulang, at ang kagagalit ng Allah ay nasa ikinagagalit ng iyong mga magulang. Kaya pag namatay ang iyong magulang, na natutuwa sila sa iyo, natutuwa ang Allah sa iyo. Kapag ka namatay ang iyong magulang, na masama ang loob nila sa iyo, masama rin ang loob ng Allah sa iyo. Kaya mga mahal kong kapatid sa Islam, paalala ko sa akin sarili, habang buhay pa ang ating mga magulang, pakitunguan natin sila ng maganda. Swerte kayo kung may buhay pa sa mga magulang ninyo. Inshallah, hanggang dito lamang. Jazakumullahu khair. Nawa ang video ito ay magdulot sa bawat Muslim na magmahal ako sa magulang ko habang buhay sila. Dahil mahirap pag wala na sila. Tsaka tayo mag-isisi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.